Hello mga bata! Ako si Sir Mar, ang makakasama ninyo sa masasayang leksyon tungkol sa ating wika. Tara, samahan ninyo ako na kulayan ang mundo ng MTB MLE 3! Dito sa Silid-Aralan, sa telebisyon na inyong babalik-balikan. Kaya ihanda na ang inyong ballpen, papel, at self-learning module. Laging tandaan, basta't kasama si Sir Mar, siguradong kahit nasa new normal, asignaturang MTB MLE 3, ma-e-enjoy mo sa DepEd TV. Yehey! Magandang araw sa inyo mga bata! Ang saya! Sapagkat pinayayaan tayo ng isang maaliwalas na umaga! Sobrang excited ako sa pupuntahan natin mamaya! Sa tingin niyo mga bata, saan kaya? Excited na rin ba kayo? Tara, samahan ninyo ako! Nakikilala ang kaibahan ng Pamilang at di-Pamilang na pangalan. Kasalukuyan akong naghahanda para sa pupuntahan nating okasyon sa kabilang isla. Kaya inaayos ko ang aking kasuotan para sa selebrasyon ng kaarawan ng batang nagngangalang Altea. Handa na ba kayo? Tara, puntahan na natin! Walong taon na si Altea ni Lovely Joy M. Ariate. Ipinagdiriwang ni Altea ang kanyang ikawalong kaarawan. Sinurpresa siya ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng isang barbecue party. May isda, hotdog, spaghetti, fried chicken, kanin, at iba pa. Mayroon ding toyo, ketchup, at sausawan para sa pampalasa. Binigyan siya ng bulaklak ng kanyang tita Bing. Ang kanyang pinsan na si Joy ay nagbigay rin ng cake. Pinabilang kay Altea ang barbecue kung kakasya na ba ito sa lahat ng bisitang dadalo. Ngunit, hindi pa pala marunong magbilang si Altea. Pagdating ng mga bisita, nagkulang ito. Magagalit na sana ang kanyang ina, ngunit sinabihan na lang siya na magsanay na bumilang dahil napakahalaga nito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po sa napakasarap na handa! Labis po akong nabusog! Paalam po! O diba mga bata, ang saya talagang pumunta sa party, no? Si Maski yun ah. O Maski, nariyan ka pala. Sir Mar, saan po kayo galing? At ano po ang laman ng bitbit nyo? Nanggaling ako sa isang barbecue party. At tignan mo, pinabaunan pa nga nila ako. Kaya nga excited na ako umuwi para makita ko kung anong laman nito. Tara na Maski! Ano kayang laman ng bag na ito na galing sa nanay ni Altea? Buksan ko na para malaman natin. Wow! Mga kabibe! Bilangin natin kung ilan ang mga ito. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Wow! May apat na pirasong kabibe! Ano nga ang tawag sa mga pangalang pwedeng bilangin? Ano mga bata? Alam ba ninyo ang sagot? Magaling! Ito ay ang pangalang pamilang! Tara, alamin natin ang kahulugan nito.
Ang pangalang pamilang ay mga pangalang nabibilang. Halimbawa, baso, bisita, lapis. Tara mga bata, para mas lalo pa nating maunawaan ang pangalang pamilang, ating suriin ang gawaing ito. Basahin natin muli at pag-aralan ang mga pangalan mula sa aking pinuntahang okasyon. Isda, hotdog, spaghetti, fried chicken, kanin, toyo, ketchup, sausawan, bulaklak, cake. Alin kaya sa mga ito ang mga halimbawa ng pangalang pamilang? Una, isda. Ikalawa, hotdog. Ikatlo, fried chicken. Ikaapat, bulaklak. At ang ikalima, cake. Mahusay mga bata! Natutuwa akong nakuha natin ang limang tamang sagot. Bigyan ninyo ang iyong sarili ng marunong clap. Marunong! Yay! Tara, atin itong ipagpatuloy. Mga bata, naniniwala akong naunawaan ninyo ang araling ito na may kinalaman sa nakaraang aralin. Tandaan, ang pangalang pamilang ay mga pangalang nabibilang. Ang mga halimbawa nito ay baso, bisita, lapis. Samantalang, ang pangalang di pamilang ay mga pangalang di nabibilang. Ang mga halimbawa nito ay harina, tubig, juice. Upang masukat natin ang pagkaunawa ninyo sa ating aralin sa araw na ito, inyong sagutan ng mga nakahandang pagsusulit. Tawagin na natin si Raul Baul! Magandang araw sa inyong lahat! Husay mo, subukin ko! Gawain A. Basahin ang mga pangalang nasa loob ng kahon at pangkatin ito batay sa uri ng pangalang kinabibilangan ito. Isulat ang iyong sagot sa papel o sa kwaderno. Bibigyan ko kayo ng isang minuto upang masagutan ang mga ito. Mga salita na nasa loob ng kahon. Bigas, buhangin, apoy, asin, mesa, baso, libro, gatas, plato, bata. Ngayon naman, ating alamin ang bawat sagot. Unahin natin ang column ng pangalang pamilang. Una, mesa. Ito ay kabilang sa column ng pangalang pamilang. Ikalawa, baso. Ito rin ay kabilang sa column ng pangalang pamilang. Ikatlo,
libro. Ito rin ay kabilang sa kolum ng pangalang pamilang. Ika-apat, plato. Ito ay kabilang sa kolum ng pangalang pamilang. Ika-lima, bata. Ito rin ay kabilang sa kolum ng pangalang pamilang. Magtungo naman tayo sa kolum ng pangalang di pamilang. Una, bigas. Ito ay kabilang sa pangalang di pamilang. Ikalawa, buhangin. Ito rin ay kabilang sa kolum ng pangalang di pamilang. Ikatlo, apoy. Ito ay kabilang sa kolum ng pangalang di pamilang. Ikaapat, asin. Ito rin ay kabilang sa kolum ng pangalang di pamilang. At ang ikalima, gatas. Ito ay kabilang sa kolum ng pangalang di pamilang. Gawain D. Basahin at isulat ang titik ng tamang sagot sa papel. 10 segundo ang ibibigay ko sa inyo para sa bawat bilang. Simulan na natin. Una, ang shampoo, toothpaste at lotion ay patlang na pangalan. A. Gamit. B. Mabibili. C. Pamilang. D. Di pamilang. Ang tamang sagot ay D. Di pamilang. Ikalawa, ang baso, plato at kutsara ay patlang na pangalan. A. Gamit. B. Mabibili. C. Pamilang. D. Di pamilang. Ang tamang sagot ay C. Pamilang. Ikatlo, ano ang kaibahan sa mabibilang at di mabibilang na pangalan? A. Walang kaibahan. B. Magkaiba ang dami. C. Iba-ibang lalagyan ng panukat. D. Ang mabibilang ay pwedeng bilangin at ang di mabibilang ay hindi pwedeng bilangin. Ang tamang sagot ay D. Ang mabibilang ay pwedeng bilangin at ang di mabibilang ay hindi kaya o di pwedeng bilangin. Ikaapat, bakit mahalagang pag-aralan ang pagbibilang? A. Para sumikat. B. Para hindi madadaya. C. Upang yumaman. D. Para hindi pagtawanan. Ang tamang sagot ay B. Para hindi madadaya. Ikalima, kapag hindi ka pa marunong bumasa, ano ang gagawin mo? A. Makikinig para matuto. B. Mangopya sa kaklase. C.
hihintayin na lang ang panahon na matuto. O di, walang gagawin dahil ito ay mahirap na gawain. Ang tamang sagot ay A. Makikinig para matuto. Sino sa inyo ang nakakuha ng kompletong tamang sagot? Mahusay mga bata! Pinabati ko kayo! Takdang aralin! Tingnan ang mga bagay sa iyong paligid. Isulat sa isang malinis na papel o kwaderno ang mga pamilang at di pamilang na pangalan. O mga bata, nakatapos na naman tayo ng isang aralin. Sa araw na ito, napagyaman natin ang inyong kaalaman tungkol sa pangalang pamilang at di pamilang. Laging lamang ang may alam sa larang ng pagbilang. Muli, ako ang inyong Sir Mar na laging gagabay sa inyo sa asignaturang MTB MLE 3. Kita kids, paalam!